Hello, good evening. Ito na naman ang inyong Lola Amalia. At magsishare sa inyo, may kukwento ako sa inyo. Kwento na spiritual pa rin ang dating nito sapagkat ito ay may kinalaman sa aming isang imahe sa aming bayan sa Lemery, Batangas na nakalagay sa isang simbahan na ngayon. Dati ay isang maliit na chapel lang. Bamboo chapel lang noon, pero ngayon ay concrete ta na isa ng simbahan, isa ng parokya sa baryo ng Matinggain, no? Baryo Matinggain is one baryo away from our own baryo because our baryo is mataas na bayan, and then after mataas na bayan, bago ka makarating sa Matinggain, dadaan ka muna sa Mahayahay where I studied ng aking elementarya sa Mahayahay, and then Mahayahay Elementary School, tapos Matinggain na yan. Sa Matinggain, nandoon yung imahe, no, ng aming Mahal na Poon, na kung saan kami ay naniniwala sa kanyang mga milagro na ginagawa, at ito ay marami na ang nakapagpatunay na siya ay talagang nagmimilagro. Nagpapagaling kapag ka nananalig ka sa kanya, ay magtawag ka sa kanya, magdasal ka sa kanya. Ito yung aming Mahal na Poon. Kung inyong nakikita, ito siya. Kapatid ko yan si Arceli, during one of the visits that we did before the pandemic. Kasi as much as possible, every time we went home to Lemery nung wala pang pandemic, we see to it na talagang dumadaan kami sa Mahal na Poon, sa Matinggain. So, nagdadasal kami doon. Bakit ko sinabi na milagroso itong aming Mahal na Poon na ito? Sapagkat ako mismo daw, sabi ng aking nanay, ay pinagmilagrohan ng Mahal na Poon na ito. Kasi noon daw maliit pa ako, siguro mga, aywan ko kung ilang taon ako, nakalimutan ko na, ang sinabi ng nanay ko, dinala nila ako sa Batangas para mag-alay. You know, yung alay ay parang tuwing ano yun eh, kasi Mayo, most of the time it's held sa buwan ng Mayo, yung parang may Santa Cruzan, but it's different. Nag-aalay kami ng ano, bulaklak, yung kinakanta na itong bulaklak na alay sa ating Birhing Mahal. So yun ay, pero yun ay parang pag sa amin sa Batangas, napaka ano nun, napaka, kung tawagin namin natin sa linggo ngayon ay bonggacious talaga. Bongga talaga yung pag-aalay na yon. Nakadamit kami ng mga saya, ano na kung kadalaga ka na. At ikaw ay mag-aalay ng bulaklak at mahaba yon, no. Ikaw ang nasa pinaka parang ano, ikaw yung parang pinaka principal na kumbaga sa ano, ikaw ang reyna doon, yung ganon. So, nag-alay nga daw ako. Pero, bago raw yung alay ko, kung bukas ang alay ko, ngayong araw na ito, nakita nila, biglang may lundo, malaking bukol na tumubo sa mukha ko. So, nagdasal lang nanay ko. Sabi daw niya, Mahal na Poon, pagalingin mo po ang aking anak. Bukas po ay kanyang alay sa inyo. Alam mo, kinabukasan na wala na yung bukol ko. So, lalong tumindi ang pananampalataya ng aking nanay sa aming Mahal na Poon. Nung ako ay malaki na, nung ako ay maanap na, si dalawa yung aking anak, si Christine, yung aking bunso, ay nagkasakit si Christine. Hindi nagkasakit, kundi laging may sakit si Christine. At ang kanyang sakit at the temperature of 38 degree lang, siya ay nagtitirik na ang mata, kinukumbulsyo na. So, takot na takot ako every time maglalagnat siya ng 38, natatakot na ako kasi alam ko titirik na yung mata na maninigas na siya. So, ganun nga minsan, nang sinumpong siya ng convulsion niya, ay nagsimula ang convulsion niya ng 4 o'clock in the afternoon. Alam niyo, hanggang 7:30, hindi talaga nagsusubside yung atake niya. Every now and then, na-atake siya ng pagtirik ng mata, pag-seizure. So, I was crying. Talagang iyak ako ng iyak ng iyak. So, sabi ng doktor, nang sabi ng pediatrician niya, ang pangalan ay si Dr. Ramon Javier, diyan sa St. Anne Hospital noon sa Santa Ana, ay doon na lang daw ako magpunta sa chapel, magdasal na lang daw ako doon. So, nung sinabi sa akin, parang talagang takot na takot ako lalo. Bakit ako sasabihan ng doktor ng ganito?
So I went to the chapel, and then para akong ano, talaga para akong desperate na desperate, nagmamakaawa ako kay Lord. At the same time, tinawagan ko ang Mahal Na Poon. Sabi ko, Mahal Na Poon, pag-aalayin ko po yung anak ko sa inyo. Pagalingin niyo na po yung anak ko, na po sana siya magkukumbulsyon. So after praying so hard, talagang prayer na talagang taos-taos sa puso, kasi pag nanay ka kasi, hindi mo alam paano ka mag, kung anong gagawin mo kapag ka may karamdaman ng anak mo. So pagbalik ko sa emergency room ng St. Anne, maayos na si Christine. Maayos na yung anak ko. Kaya nung buwan ng Mayo, dinala ko na agad siya sa Batangas kasama ng kanyang kuya. At sa dalawa silang pinag-alay ko sa Mahal Na Poon. At simula noon, talagang ito ay pinadama sa akin ng Mahal Na Poon namin. Siguro sa tulong na rin ng Mahal ni Jesus, ng ating Panginoon. Hindi na nag-convulsion si Christine. Never na siyang nag-convulsion. Kaya sobra-sobrang pasasalamat. Kasi as much as possible, every time we would go home, talagang hindi namin gustong na hindi makadalaw sa Mahal Na Poon na yan. Laging sasabihin namin, ay dadaan tayo sa Mahal Na Poon. Laging yun ang conversation sa sasakyan. And there are many stories about our Mahal Na Poon. Paano ba ito napunta sa Matinggain? Ayon sa alamat, no? Alamat, ito daw ay isang cross na naanod ng baha sa isang during one of the strong flood na dumaan sa amin, kasi may lagnas may lagnas doon sa may mata Matinggain, may lagnas doon. So nakita daw yun, pero hindi siya nadadala ng malakas na agos. Kaya ang mga tao parang may nag-ano sa kanila na this is something different. So kinuha nila yung kahoy na yon, inayos nila, nilagyan nila ng kintab-kintab o whatever. At ito ay naging isang puntahan na ng mga tao. Nilagay nila sa isang chapel. At mula noon, ito ay naging isa ng parang pilgrimage area na eh. Kapag meron kang hihiling eh, pupunta doon, magdadasal doon ang mga naniniwala, no? Mga naniniwala sa kanya. At kami isa sa mga naniniwala sa Mahal Na Poon. And meron pang mga kwento na ang Mahal Na Poon, meron daw magnanakaw na pumunta sa chapel. Yung, kasi noon ano pa yung chapel, kubo pa lang. Para kunin yung mga donation sa Mahal Na Poon. Alam mo yung magnanakaw daw na yun, hindi siya makalabas ng chapel. Parang yung paa niya ay nadikit sa sahig. So, hindi nakuha yung pera. Another naman na kinukwento din ay kapag ka daw ayaw na, kasi mayroong fluvial parade eh. Dati uso pa nun doon sa amin yung fluvial parade. Kapag ka daw ayaw sumama ng isinasama yung Mahal Na Poon. Pero kapag ka daw the Mahal Na Poon does not like to join in the parade, talagang hindi mo raw siya mabubuhat. Kahit daw ilang lalaki pa ang gumuhat, talagang mahihirapan daw. So ang dami-daming mga kwento tungkol sa miracles, no? Tungkol sa mga milagro ng aming Mahal Na Poon. Kami na nananalig sa kanya, naniniwala sa kanya. Talagang we believe in those stories, and because if you were one of those who blessed, no, ng kapangyarihan na yon, ng milagro na yon, one of the people blessed by the miracles of the Mahal Na Poon, you will really believe, and I believe very much. Kaya hanggang ngayon, kahit na ngayon pandemic, laging kasama ng Mahal Na Poon, iligtas mo po kami sa anumang mga paramdaman, sa anumang mga kapahamakan, na lagi kasama ang Mahal Na Poon sa pagdarasal na sinasagawa, na ginagawa ko. Ganon, yun ang kwento ng aming Mahal Na Poon na talagang para sa akin ay isang, ano yan eh, parang local history. Eh, ako eh, historian. Kuno. Ay, kaya gusto kong maging bahagi ito ng aking vlog, sapagkat gusto kong kahit paano ay mayroong documentation ang aming Mahal Na Poon, na mahal namin, at talagang naniniwala kami sa kanyang pagmamalakro. So yun lang mga taga-panood ng aking vlogs.
Maraming maraming salamat at ako ay inyong sinusundan kahit papano. At sana ay huwag ninyo ako pagsawaan sapagkat you are helping make this old woman happy in her old, old life. Thank you very much. Keep safe. At God bless you all. I love you all. Thank you, thank you, thank you so much. Bye-bye.